Hi guys, what's up? Yes, not break it down nyo. Kamusta na lahat? Welcome back ulit dito sa akin channel. In this video, tuturo ko sa inyo kung paano gamitin ang KineMaster or kung paano mag-edit sa KineMaster. Ngunit bago yan, huwag kalimutan mag-subscribe, like, at hit mo na rin ang notification bell button para updated ka sa mga bagong video ko. Okay guys, hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. Umpisahan natin. First step, punta tayo ng KineMaster. So from here, pindutin lang natin tong plus sign guys, tong plus sign. Then piliin natin tong 16:9 ratio dahil ito talaga ang pangkuan sa YouTube, 16:9 ratio. So after that guys, so dito ito ang features ng KineMaster. So bibilugan ko muna itong mga ito sa left side tsaka sa right side kung ano ang mga gamit nito. So okay guys, umpisahan na natin. Unahin natin ang media. So ito guys, pag pinindit natin itong media, ito ang nilalaman ng gallery natin tulad ng mga videos, pictures, or mga dinownload mo na mga pictures, dinownload mo na video, nandito lahat yon. So example, mag-insert tayo ng videos, example ito. So guys, oh, ganyan lang pag-insert ng video guys. Then check mo lang. Then play. Yan guys. Guys. Then kung gusto mo namang lagyan ng dugtungan mo ng pictures, punta ka ulit sa media. Then pili ka na kung anong gusto mong pictures ang ilalagay mo, sa screenshot ba or sa capture, sa pag-edit mo or sa camera. Halimbawa, sample, sample ito ang asawa ko. Yan guys, oh. So pag natapos yung video, susunod yung picture nito. Yung insert ko na picture. O yan guys. So alam na natin ngayon. Yeah. And then second step na tayo. Dito naman tayo sa audio. Dito sa audio guys, pag pinindot natin to, so makikita natin tong songs. Itong songs, dito lahat yung mga dinownload natin sa mga gallery natin na mga kanta. So nandito yon sa mga music natin. Kung na-download ka ng music sa galing sa YouTube, nandito yun guys. Then dito guys, sa music assets, since hindi pa ako nagpag-download galing sa KineMaster, so wala pang laman. So kayo ang bahala guys, mag-download muna kayo sa KineMaster. May nilalaman kasi itong KineMaster, may mga sariling music ito. So wala pa ako, so lampasan muna natin to. Click muna tayo guys. Ay, saka nga pala guys, hindi lahat ng nilalaman ng mga kanta sa KineMaster ay pwede natin gamitin. Meron kasi minsan dito mayroong copyright, pero huwag kayong mabahala dahil sasabihan naman kayo ni KineMaster kung may copyright ang isang music or sounds. Manonotify naman kayo. Kaya wala kayong dapat ikabahala. Balik tayo guys. So dito ngayon tayo sa layer. Dito sa layer guys, pinindot natin to. Ito ang lalabas. Media, effect, overlay, text, handwriting. So itong sa media kayo na, itong sa media, parehas lang ito sa media dito sa center kanina. Ang kinaibahan lang nito,
sa layer siya mapupunta. Halimbawa, nag-play ako ng video, sabay may gusto akong insert na video dito. Pause lang natin. Then i-click mo lang itong layer, then media, then hanap ka ng video na gusto mong i-insert. Sample ito. Check mo lang. Then okay. Then guys. Then pwede mo i-adjust. Pwede mo paliitin. Palakihin. Diba? Lagay mo dito. Then pwede mo malipat-lipat. Ayan guys. Then check mo lang. Ayan. Nasa layer siya. Okay. Hindi siya dumugtong dito sa in-insert natin na video kasi layer lang ito siya, sa layer. So, balik tayo guys. Delete ko muna to. So, ganun din guys sa picture. Kung may gusto kang pictures na i-layer dito sa video na ito, click mo lang to, then click mo ulit yung layer media, then pili ka ng picture na gusto mong insert dito sa layer ng video mo. Example si Iban Alawi. Yan guys, then check mo lang. Yan guys, oh. Pwede mo rin itong makrap guys. Then mask, kung ayaw mo ng square na style. Ngayon ito siya guys, oh. Oh, pabilog na siya, pabilog. Hindi na siya square. Dahil kung gusto mo ibalik sa dati, ganun lang guys. Crop mo lang ulit. Sabay tanggalin mo lang yung mask. Play natin ulit. Guys, oh. Ulitin natin na crop lang natin, then mask kung ayaw natin na square yung style nya. Then pwede na din yung feeder, pwede din natin i-adjust. Ayan guys, yung feeder, yung palabo ng palabo. Ayan guys, palabo ng palabo. Click natin ulit. Feeder. Oh. Yung zero, yung style ng pabilog niya, kumpleto. Pag feeder, pawala ng pawala yung kawa niya. Ayan, ang palabo ng palabo. So guys, balik tayo. Tapos na tayo sa pag-insert ng layer ng picture tsaka media. Dito tayo ngayon sa effect. Since hindi nga pa ako nakapag-download ng mga kuwan sa KineMaster, mga get more nyo sa nilalaman ng KineMaster, kaya ito lang ang laman nito guys. So depende na sa inyo guys kung magda-download kayo sa KineMaster. Nasa sa inyo na yan. So, dito sa basic effect guys, kung meron kayong gustong ipalabo o ayaw nyong ipakita, ito yung example. Kunwari tatabunan ko yung puwit ko, ayaw ko ipakita yung puwit ko, i-click nyo lang tong ito guys, i-click nyo lang to, then click yung layer, then effect, basic effect, then pili ka lang dito kung anong klaseng blurs ang gusto mo. Example, mosaic. Then check mo lang. Play. Yan guys, oh. Then pwede mo i-adjust. Pwede mong palakihin, pwede mo i-adjust. Kung gusto mong palabuin ang isang, kung mayroon kang gustong palabuin sa isang portion ng video. Yan guys, oh. Yan guys.
Ganun lang kadali, guys. So balik na, balik tayo ngayon dito sa, tapos na tayo sa effect dito, na dito naman tayo sa overlay. Overlay classic sticker. So dito guys, check mo lang yan, classic sticker. Kung mayroon kang gustong insert na sticker, halimbawa dito sa portion ito, click mo lang to para mag-start. Then click ulit ang layer, overlay classic sticker yan. Pwede ka na makapili ng mga sticker na gusto mo i-insert dito. Marami to guys. Pag mag-download ka, madadagdagan pa ito. Example ito guys. Kung umiiyak-iyak. Ayan guys, pwede mo itong lipat-lipat, i-adjust. Pwede mo itong palakihin. Pwede mo rin itong, ayan guys, meron itong animation, yung pagpasok ng animation niya. Okay, fade. Kaya yung pag, yung bagal ng pagpasok niya. Yan guys, oh, mabagal yung pagpasok niya dahil in-adjust lang dito sa right side. Kung gustong pabilisin, i-adjust mo lang sa left side, then check. Yan, mabilis yung pagpasok niya. Ganun lang guys pag gamit ng buwan. So balik tayo guys. Then tapos na tayo, dito na tayo sa text. So dito guys, kung mayroon tayong gustong i-insert na text, diba dito, gusto mong mag-insert ng text dito sa portion ng video na ito, click mo lang ulit ito, then click mo ulit ang layer, then text sample mga pasaway. Yan guys. Yan guys, mga pasaway. Kung pwede mo rin tong i-adjust guys. Pagalay mo, i-drag mo para right side, left side, kung saan portion ng gusto mong papasok itong text. Halimbawa dito banda. Dito diyan. Diyan papasok yung portion ng text. Kung gusto mo dito banda, i-adjust mo lang ulit. Diyan. Pwede mo rin ito palakihin guys. Ngayon. Palakihin. Then, ma-adjust mo rin sa taas. Pababa. Then, mapapalitan mo rin yung font niya. Example, itong para mas malaki-laki. Malaki-laki na siya. Then, pwede mo rin palitan ang kulay ng font niya. Example, red. Check mo lang. Yan, guys. Nargaon lang, oy, dunitan na ninyo bitbiton, di nga. Meron din siyang animation, yung pagpasok ng text, kung anong klaseng style ng pagpasok niya, halimbawa fade. Drag ko pa right side para mabagal ang pagpasok niya. Guys, mabagal ang pagpasok niya. Then kung gusto mong pabilisin pagpasok niya, sagad mo ulit dito sa left side. I-drag mo pa left side. Ayan. Then check. Bagal pagpasok niya. Meron din siyang out of animation. Yung overall animation niya.
Membawa blink. Check natin. Then play. Ayan guys, nag-blink siya. Nag-blink. So, tapos na tayo dito. Dito tayo sa handwriting. Dito sa handwriting guys. Dito sa handwriting, kung meron tayong gustong ituro o alam ba sa mga tutorial video natin, diba dito, gusto natin ituro, meron tayong gustong ipaliwanag, so pili ka ng style, ng style dito, kung anong gusto mong style. Alam ba itong puwit ko, alam ba tinuturo ko yung puwit ko, puwit ko tumagas ang tae, yan. Ganun pa rin guys yung animation niya. Draw by store. May animation din to siya. Kaya draw in order. So delete natin. Sample iba naman. Halimbawa may meron tayong gustong ituro dito, may kakaiba sa video na ito. Sample natin, may kakaiba sa video na ito. Delete muna natin ulit. Halimbawa dito. Dito sa portion ng video nito, click natin ulit ang layer, then handwriting. Alam ba itong circle, may kakaiba sa bagay na ito, sample ito. Yan. Yun pala, yun naman pala wala, example lang yan guys ha. Sample natin ulit. Yeah, may multo ko sa binilugan ko, may multo na nakasilip. Kumari lang yung guys. So, ganun lang guys. Tayo. So, tapos na tayo dito sa tatlo. Dito naman tayo sa voice. Dito sa voice, pag pinindot natin dito, pwede tayo mag-insert ng voice natin. Mag-record ng voices natin dito. Diba? Halimbawa sa portion na ito, dito natin gusto mag-start. I-drag lang natin pakaliwa kung saan gusto natin i-insert ang voice natin. Diba? Dito. Then, magsasalita ka na. Start ka na. Start, start, start. Ang mga pasaway. Then, pag gusto mong ngayon to, stop mo lang. Then, pakinggan natin. Ang example natin kanina. Then, magsasalita ka na, start ka na. Start, start, start. Oh, yan guys, pumasok yung record ko na voice ko. Ganyan guys, oh. Then, magsasalita ka na, start ka na. Start, start, start. Ang mga pasaway. Pag gusto mong guys. So, delete natin. Tapos na tayo guys. So, dito natin sa itong bahay-bahay. So, anong magamit nito? Pag pinindot mo ito guys, since wala na akong internet, so, wag mo na ito kasi wala na akong internet. So, dito tayo ngayon sa left side guys. Dito naman tayo sa left side. So, dito guys. Play natin to. Ito guys, ito sa left side ito, ito. Itong binilugan ko. Ang gamit nito, may bawa, nag-play ka. Tapos, mayroon kang gustong picture na i-capture. Na stop. So, sa portion na ito, click mo lang ito. Then,
i-click mo ito. Ngayon pipili ka sa apat na ito kung anong pipiliin mo, syempre. Halimbawa, capture and save frame at playhead. Capture frame and insert to left of clip. Or capture frame and add as layer. Or capture frame and insert to right clip. So dito guys, halimbawa, click natin ulit ha. Kapag pinili mo itong capture and save frame at layhead, masisave ito sa gallery mo. Parang nag-screenshot lang siya. Ito. Yun. Pumasok na sa storage mo yan sa, or sa gallery mo. Then, ulitin natin. Kapag nag-capture frame, kapag pinindit mo naman itong capture frame and insert to left of clip, madadagdag siya sa kaliwa mo. Ito guys, oh. Dito. Dito siya nag-insert sa bandang kaliwa ng portion ng video mo. Delete natin. Then, kapag gusto mo sa kanan, gusto mo insert sa kanan ng picture na ito. Itong, dito ka kasi nag-stop eh. So, itong picture na ito, may insert ito sa kanan, sa pinakadulo. Sample natin guys ha. Ayan guys. Oh, dito yung dito siya nag-insert sa pinakadulo. Ito na kasi yung pinakadulo ng video. Sample natin ha. Play. Ayan guys. Oh, picture na lang siya, nag-insert siya. Oh, so delete muna natin. So dito naman tayo sa taas ito guys. Ito yung undo. Halimbawa, may video, may nagkamali ka, may mali kang nagawa dito sa pag-edit mo. Halimbawa, nag-cut ka. Then, nag-split ka. Then, nag-decide ka, mali pala ang ginawa mo. So ang gagawin mo guys, pindutin mo lang itong undo. Undo ito sa taas. Then, meron naman tayong redo. Kung ulitin mo lang yon. Undo, redo. So, tapos na tayo guys doon. Then, dito naman tayo sa itong logo na ito. Ito yung, pag pinindit mo ito, i-exit siya, which is, ma-export mo na yung video. Or, kapag tapos ka na mag-edit, lalabas na ito dito sa kuan. Then pwede mo na siyang i-export. Click tayo. Then itong vlog na logo na ito, ito yung mga setting sa video. Andiyan lahat yan, mga voice, mga feed, audio feed in, audio feed out. Yan yung mga settings ng video. So dito guys, ito, halimbawa nasa dulong-dulo ka, dito, gusto mong ibalik sa pinaka-umpisa, sa pinaka-start, pindutin mo lang to guys, yan, babalik na yan. Then ito naman guys, kung gusto mong makita yung, ay hindi ko pa itong alam, dito pa ito na-explore pala, so balik lang tayo. So hanggang dito muna lang guys sa aking video. Then kung gusto mong video na ito, don't forget subscribe, like, at hit mo na rin ang notification bell button para updated ka sa mga bagong video ko. Okay guys, thank you for watching. This is Tricks and Hack TV.